Nasunog ang mukha ng isang estudyante ng kursong Culinary Arts matapos masabugan ng oven na kanyang gagamitin sana. Damay rin sa aksidente ang isa pang utility man. Nakatutok si Cesar Apolinario. Nakabandage ang mukha ng 22 taong gulang na si Gerald Labor, estudyante ng Culinary Arts sa College of Arts and Sciences of Asia and the Pacific. Sa medical report, nakasaad na nagtamo ng first degree burn sa mukha si Gerald. Kwento niya, alas 3 kahapon ang sumailalim sila kasama ang kapwa estudyante sa training sa pagluluto sa isang laboratory sa Binondo na kinumisyon ng eskwelahan. Dahil hindi kabisado ni Gerald ang gamit na oven, nagpatulong siya sa utility man ng training center na si Junjun Lober. Gumagawa kami ng carrot cake. Tapos isasalang na po namin yung cake po namin sa oven. Biglang may nagtanong yung classmate ko kung paano papaganahin yung oven. Hindi po namin alam. Tapos may pumuntang utility. Tapos yon, sinindihan niya po, biglang pumutok po yung ano po yung oven po. Ngayon po yung nangyari po sa amin. Malakas po na impact yun po yung apoy po na yun. Tapos? Bigla na lang po akong pumikit bigla eh. Sa lakas ng pagsabog na damay, pati si Lober, nalapnos ang kanyang muka at kamay. Agad silang dinala sa ospital ng mga tauhan ng training center. Pero galit ang kanyang ama dahil matapos umanong madala sa ospital ay iniwan na lang ang mga biktima. Ang concern nyo dapat doon sa estudyante nyo, eh medyo tinas nyo sana. Ang safety po ang matindi doon eh. Kaya nakaka-alarma po yung training center na dinalhan nyo sa anak ko. Dahil talagang hindi safety po yung training center na dinalhan nyo ron. Hindi rin daw ipinagbigay alam sa pulisya ang nangyari. May error na kahapon eh. Nung makita ko ito nung dinala sa ospital, may error na po. Supposed to be within 3 o'clock nung nangyari ang insidente, nag-file sila ng blotter sa police station. So hindi nila ginawa po yan. Itinago po nila yan. Tinangka namin kausapin ang direktor ng eskwelahan pero tumanggi siya. Wala raw silang maibibigay na pahayag sa ngayon. Balak nila magsampa ng kaso laban sa eskwelahan at sa training center sa Maynila. Sila yung may kapabayaan dito eh. Dapat dito eh, ano sila eh. Managot sila dito sa ano. Hindi lang naman isang biktima dito eh. Kundi meron pa silang empleyado rin na biktima rito. Maghilo man daw ang mga sugat ni Gerald, ang ikinababahala niya ngayon ay kung papaano matatanggal ang marka sa mukha. Ayon kay Gerald, ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya sa malabangungot na insidente. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.